na ang mga bagay na itinuturo sa kanila ng Diyos na sa kanilang mga kabuhayan at kita ay may tunay na nakalaan na siyang bahagi para sa kanyang templo at sa kanyang mga manggagawa na siyang nagpapagal at naghahasip ng kanyang mga salita, na ang bawat isa na kumakatawan sa kanyang pangalan ay mag-aral na matakot at sumunod sa kanyang mga palatuntunan at kautusan, na ang paraan ng pagbibigay ay naisa puso nila, na ito ang kalooban ng Diyos sapagkat walang nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Ito po pala yun. Ibig sabihin, doon sa iyong kita, ay mayroon talagang bahagi. O ngayon, alisin natin halimbawa yung bahagi para sa Diyos. Meron namang bigla ngayon darating mamumutang. Pwede may bahagi rin. O pwede bang lalo mong kamag-anak? O pwede bang sabihin mong, eh, sakala? Hindi. Magkakaroon lang kayo ng tinatawag na tampuhan, yung magbibigay ka rin dyan. Nakikita natin ayon doon sa ating mga hinalungkat ng mga talata na ang bawat isa sa kanila mayroong mga ibinigay na kabayaran ng Diyos at mayroon din silang mga pakinabang. Ito yung mga listahan. Ano? Binasa natin bawat isa mayroong mga supporting book, chapter, and verses na siyang magpapatuloy doon sa ating sinasabi. Na ang ikasampung bahagi nito ay isang larawan. Parang ganito. Kung ito yung nakaraang panahon, yan, ito sa panahon natin ngayon, pag hinati natin ang palatanda ng Panginoon Jesus Cristo, dito lang yan. Pagdating dito sa atin ng maipako ng ating Panginoon Cristo sa pamamagitan ng kanyang mga duduy, dininis lahat ng mga bagay. Ito na ibig sabihin niya. Na nakukuha ko natin. Kaya itinuturo sa unang Korinto na tuwing unang araw na sa linggo ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsipan ayon sa iyong ininilinghawa. Eh halos ganun nga. Doon sa kanilang mga kinikita, ayon to sa ating mga sinulat, may mga kanya-kanyang bahagi. O di halos ganito ang lumalabas dahil ito'y puto sa mga Hudyos o doon sa Israel lamang pagdating sa ating mga Kristiyano na nagkaroon ng pag-aasa, yung mga tinatawag na hintil, ito na yung paraan. Pagbibigay, maliwanag na ipinakikilala ito ng banal na kasulatan upang ang bawat isa sa atin ay matuto ng mga bagay na naayot sa tinatawag na kasulatan ng Diyos. Hindi natin masasabing alam na natin ang lahat ng mga bagay, lalong-lalo na yung may kinalaman doon sa pangangasiwa sa ating tinatawag na financial. Diba? Meron talagang ang katwiran ng ibe. Bakit ako magbibigay? Yung pinaghirapan ko to. O di magsunog ka rin ng ilay, mag-aral ka rin ng engineer, o mag-aral ka rin ng architect para kumita ka ng ganito. Hindi. Makikita natin na mayroong bawat kinalalagyan yung bawat isa sa atin na siyang magpupuno doon sa kakulangan ng iba. Kung yung iba ay sumablay, gagawa ang Diyos ng paraan para may ipalit dyan. Hahanap at hahanap ang Diyos ng tao, bagay nung matay si Moses, dala nung kahinaan ng katawan, so matanda na, hindi bang magpapatuloy yung salita ng Diyos? Pero, tinawag ng Diyos si Josue. At nagpatuloy pa hanggang sa panahon natin ngayon, yan, lumabas yung mga apostol, sila Pablo, na siyang mga kahuli-huli ang subo, kaya nga kapag kaiting binasa natin, nangangaral pa rin sila. Eh meron namang mga kumbaga pumapabil sa panahon natin ngayon, may mga Kristo sa Davao, merong mga apostol na kung saan saan galing ni Pablo, na hindi naman nakasulat yung pangalan dito. Makikita natin na kapag binasa natin kahit alin dito sa New Testament, halimbawa bumuklat ka ng Lucas, namamaral si Lucas, hindi ako. Parang isa lang akong instrumento na siyang nagsasalita sa katauhan ng sumulat. Bumuklat ka lang sa unang Korinto, nagsasalita si Pablo sa unang Korinto, hindi ako. Kaya merong makikita natin, ayon sa pamantayan ng Diyos, maganda yung kanyang yung kanyang plano para doon sa kanyang mga tao. Sayang, wala si Sister Daisy na dito ba? Kasi yung kanyang tanong nung nakaraan, eh Brad, bakit sampo? Diba sabi niya? Why 10? Sabi niya gano'n. So, pagpurahin natin ito, ganito yung oras pa. Makikita naman niya ito mamaya, pagpasok niya, ano? Bakit nga ba 10? Hindi ba pwedeng siyam? Hindi ba pwedeng 8? Hindi ba pwedeng 5? Eh, pag 5, penalty na yun. Bakit nga ba 10? No?
ang sa ito ni research ko kasi itong 10 is a complete and perfect number. Ito pala ibig sabihin no, ano, mapapansin natin diyan kagaya nung slam dunk, diba? Then magdada pag itinaas na ganun yung 5, nasabihin ng mga audience, balongkot. Tataas 7, balongkot. Pero bigyan mo ng score, 5-10, nagpapalampakan. Sabihin, perfect. At dito sa banal na kasulatan, na kinagulat din dito sa research ko na ito, lagay natin sa, in biblical term, kapag kukuhain natin yung tungkol dito sa tinatawag na sa kasulatan, kasi yung numerology, meron ito nga eh, parang ito yung mga tungkol sa mga spiritista o kung anumang mga nilalang kung saan galing yan, kung kasama ba dyan yung ghost fighter, ano, kung anumang mga bagay yan. Ang pinag-uusapan natin ay yung sa Bible. Ano? In biblical term, yung 10 may ibig sabihin yan. Ano? Ito pa lang salita, una, itong salita, God said, ito pala ay 10 beses binanggit, 10 times mentioned in Genesis chapter 1. So sa bahay niyo na lang po siya sa atin, ano mo? Hindi lalagpas ng chapter 2, basta doon lang sa chapter 1, ito ay 10 beses binanggit.